Cross out na. Huling kumpanya na lang ito. Kapag ako di pa natanggap dito, nako, dadalhan ko na ng granada to. Mahinang bulong ni Khalifa habang nilalagyan ng Ekis ang kumpanya na ina-applyan niya sa maliit na notebook. Si Khalifa Salvador ay isang babaeng halos 2 taon nang walang maayos na trabaho. Nagkasakit ang kanyang ina kaya pinili niyang alagaan ito habang nag-online selling at nagtatanggap ng trabaho na pwede siyang kumita. Ngunit 2 buwan na ang nakakalipas nang mamatay ang ina niya ay hindi na kinaya ng katawan nito at alam ni Khalifa na sumuko na ang ina dahil ayaw nitong nahihirapan siya. San ka ngayon? Hindi na kita masasamahan, Kala. Kaya pinapauwi na ako ni Mommy. Nakakainis talaga. Kahit 26 na ako, ang higpit pa rin niya. Malungkot at tiningnan siya ni Helen habang hawak ang cellphone nito. Walang nagawa si Khalifa kundi ang tumango dito. Sige na, sanay na akong iwan. Kaya ko na ang sarili ko, matanda na rin naman ako. Malapit na lang dito ang LL Company. Hindi na ako mawawala. Sumimangot si Helen. Di ka sure, kahit sa tindahan nga naliligaw ka pa. Gumamit ka ng map. Kapag naligaw ka pa, itawagan mo ko. Masyado ka pa namang baliw. Umirap naman si Helen, tsaka tinalikuran na siya. Nang makaalis ang kaibigan niya, ay nilakad ni Khalifa ang LL Company. Matagal ng plano ni Khalifa ang magtrabaho sa kumpanya. Ngunit lahat ng ina-applyan niya ay hindi naman siya tinatanggap dahil kulang siya sa experience. Performance lang kasi dapat dahil paniguradong tanggap siya. LL Company ang huling kumpanya na pupuntahan niya ng araw na yon. Magandang tanghali, Miss. Nagtatanong lang sana ako kung nasa ang office ni Mr. Montenegro. Magalang na tanong ni Khalifa sa isang staff na nakatayo sa desk doon. Ngumiti ito at akmang sasagot nang sabay silang natigilan dahil sa malakas na sigaw mula sa likuran ni Khalifa. Kahit ang iilang naroon ay napalingon din. Nanlaki pa ang mga mata nang makita kung sino ito. Mommy! Mommy! Iyak na sigaw ng isang bata. Nagulat si Khalifa nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ng bata. Wala sa sariling hinaplos niya ang likuran nito. Ha? Anong... Niyuko ito ni Khalifa at lumambot ang mukha nang makita ang mukha nito na puno ng luha. Lumuhod si Khalifa upang mapantayan ito. Baby, anong problema? May umaway ba sa'yo? Halika at kausapin natin. Wala siya ang asawa ni Mr. Montenegro? Anak yan ni Mr. Montenegro, hindi ba? Mommy Tao, ang ganda niya, bagay naman sila ni Mr. Montenegro eh. Hindi maiwasang matigilan ni Khalifa nang marinig ang bulungan sa paligid. Napatitig pa siya sa batang babae na nasa kanyang harapan. Si Laika ay patuloy pa rin sa pag-iyak habang nakatingin sa kanya. Mommy, balikan na po. Akala ko po, hindi mo napalitan si Laika po kasi sabi ni Daddy, punta ka na sa heaven eh. Muling niyakap ni Laika si Khalifa na parang naestatwa dahil dito. Napag-alaman ni Khalifa na ito si Laika Montenegro, 4 na taong gulang. Anak ito ng CEO ng LL Company. Ang pinagtataka lamang ni Khalifa ay bakit siya tinawag ng mommy ng bata. Anong nangyayari dito? Hanapin niyo ang anak ko! Bakit kayo nakatunganga? Ang malakas na boses ni Lian ay unti-unting humina nang hindi sinasadyang napatingin siya sa babaeng niyayakap ngayon ng anak niya. Daddy! Mommy is here po! Nag-like ka po sa akin! Bad yun, Daddy! Sigaw ni Laika at sinamaan ng tingin ang ama nito. Hindi alam ni Khalifa kung anong gagawin ng oras na iyon, lalo na't kaharap na niya ang CEO at anak nito. Napansin niya na nakaupo sa wheelchair si Lian. Nasa likod nito ang isang lalaki. Kumunot ang noo ni Khalifa. Naguguluhan kung anong uunahing gawin hanggang sa nakita na lamang niya ang sarili na nasa opisina nito. Nakaupo siya sa harap ng mesa ni Lian habang nakaupo sa kanyang kandungan ang anak nitong si Laika. Mag-a-apply lang naman sana ako sa trabaho. Bakit may pagganitong nangyayari? Nakangusong saad ni Khalifa habang nakatingin sa kanya ang dalawa. Mommy, why ka mag-a-apply ng work po? May work naman po si Daddy eh. Inosenteng tanong ni Laika. Napatingin si Khalifa kay Lian at bumuntong hininga.
hanggang sa narinig ni Khalifa ang mahinang pagtawa ni Lian. Gulat na tinignan ito ni Khalifa. Laika, pwede bang mag-uusap muna kami ng daddy mo? Nilibot ni Khalifa ang paningin at natuon iyon sa sofa. Doon ka muna, Laika. Laro ka muna doon. Turo niya sa sofa. Mabilis naman na bumaba si Laika sa kanya at nagtungo doon. Bakit ako hindi tinatawag ni mommy ng baby? Ako baby niya eh. Rinig nilang bulong ni Laika habang naglalaro na ito. Nang palinga ni Khalifa si Lian, ay napanguso siya nang makitang nakatitig ito. Bakit ba kayo ganyan makatitig? Tinaas niya ang folder na hawak niya. Mag-a-apply lang po ako ng trabaho. Umiling si Lian. Uli ka na sa interview. Manakuha na rin kami para maging manager ng LL Restaurant. Sagot nito na ikinalumo ni Khalifa. Pero may offer ako ibibigay. Napapalabing tumango si Khalifa. Ngunit sa kabila nun ay nanlulumo siya. Ang posisyon na iyon pa naman ang nais niyang applyan. Magiging manager ba ako sa offer na yan? Kung hindi, wag na lang. Yes, pero bago yun, pansamantala ka munang magtrabaho bilang yaya ni Laika hanggang sa makalakad na ako. Pagkatapos dun, ay maaari ka nang pumasok bilang manager o sekretarya kung ano ang nais mo. Seryosong saad ni Lian. Napatanga naman si Khalifa. Magiging yaya siya ng anak nito? Nagtapos siya ng accountancy. Nakakuha ng cum laude tapos maid? Hindi yata siya makakapayag doon. Napailing na lamang si Khalifa, ngunit nang magsalita muli si Lian ay natahimik na siya. 100,000 kada buwan. Okay na ba yun? May bonus ka pa kapag maayos ang trabaho mo. Sabi pa ni Lian. Hindi na nag-isip pa si Khalifa at agad na siyang tumango. Malaking halaga na iyon para sa kanya, kaya hindi na dapat palagpasin pa. Kung tutusin, malaki na ang 100,000 pesos na iyon bilang yaya. Kung iyon nga ay mas malaki pa yon sa sweldo ng manager. Kailan ako magsisimula? Kahit ngayon na. Stay in ba to? Uuwi na muna ako para ayusin ang gamit ko kung ganun. Masayang sabi ni Khalifa. Tumayo na si Khalifa at takmang maglalakad palabas nang may pumigil sa kanyang bewang. Nawalan tuloy siya ng balanse at napaupo sa kandungan ni Lian na biglang napaungol dahil sa bigla ang pagbagsak niya. Aray! Get up! Masakit yun, Khalifa! Panindigan mo pa ako! Masungit na sabi ni Lian na kinasalubong ng kilay ni Khalifa. Mabilis na tumayo si Khalifa at lumayo dito. Dahil sa naalala niyang offer nito ay lumambot ang mukha ni Khalifa kay Lian. Mahinang napaubo at pilit na ngumiti. Pasensya na sir, nagulat lang po ako sa paghawak niya sa bewang ko. Sa katunayan ay unang beses na may humawak sa bewang niya na ibang lalaki. Tumaas ang kilay ni Lian. Bumaba ang paningin sa kamay nito na nakahawak pa rin sa bewang ni Khalifa nang lumayo ito. Sanayin mo ang sarili mo kung ganun. Tumaas baba ang kilay ni Lian. Malokong nagsalita. Hindi maiwasang mapatanga na lang ni Khalifa. Natatawa na hinila ni Lian si Khalifa patungo sa sofa. Kahit naka-wheelchair ay madali pa rin iyon sa kanya para mahila si Khalifa patungo doon. Inosenteng ngumiti si Laika sa kanila at lumapit kay Khalifa na yumakap pa. Mommy, uuwi ka na po sa house natin? Masayang kinuha ni Laika ang manika at pinakita kay Khalifa. Play tayo dito, Mommy. Kuha ko siniping mga toys ko. Hayaan lang ni Daddy. Ninusuhan ni Laika ang ama nito na bumuntong hininga na lang. Bili kayo ni Yaya Khalifa bukas, anak. Sabi ni Lian na kinagulat ni Khalifa at kinasama ng tingin ni Laika. No, Yaya. She's my mommy, Daddy. Sigaw nito at niyakap si Khalifa. Ano? Hindi ako ang... Natahimik si Khalifa nang sumingit si Lian. Fine. Siya na ang mommy mo. Basta, huwag mong aawayan si Ping, okay? Anak, bad kasi yon. Mahinahong wika pa ni Lian sa anak. Tinignan ni Lian si Khalifa at bumuntong hininga. Napansin ni Lian ang pagmamakaawa sa mukha ni Lian kaya agad na lamang siyang tumango. Mommy, hindi po ako pwede magdede sa'yo. Si Ping nagdedede pa kay Yaya Linda. Napatalon sa gulat si Khalifa nang bigla na lamang sinapo ni Laika ang magkabilang dibdib niya. Wag! Maliit pa yan! Mabilis na sabi ni Khalifa
at pinag-cross ang braso sa dibdib niya. Pwede kong gawa ng paraan yan. Natatawang sabi ni Lian na kinagulat ni Khalifa. Hinampas ni Khalifa ang braso nito. Sa ilang oras nilang pag-uusap ay unti-unti nang naging komportable si Khalifa sa mag-ama. Kaya nangyayain na siyang umuwi ng dalawa ay pumayag na siya, ngunit kailangan niyang kunin muna ang damit niya. Iyon ang room niyo ni Daddy at Mommy. Halika po! Sabi ni Laika at tinuro kay Khalifa ang kwarto ni Lian. Dahil sa aksidenteng nangyari kay Lian at hindi ito makakalakad, ay kinakailangan nilang magpalagay ng elevator sa bahay nila upang magamit ito patungo sa kwarto nito sa ikalawang palapag. Ha? Sa ibang room na lang ako, anak. Baka magalit ang daddy mo kapag dyan din ako eh. Kinakabahang saad ni Khalifa. Anong nangyari? Made ang offer ni Lian kay Khalifa, kaya made lang siya. Ngunit bakit mommy na ngayon ng anak nito? Hindi siya pumayag sa ganun, ngunit naaawa siya kay Laika. Ramdam niya ang pangungulila nito sa ina. Ayos lang. Magkasama naman talaga ang mommy at daddy sa isang kwarto. Mula sa likuran ay nagsalita si Lian. Sumunod ito sa kanila pagkatapos kausapin ang isang may katandaang babae roon. Lian, wala ito sa usapan. Ayoko dito, baka gapangin mo ako. Inis na bulong ni Khalifa. Ayaw mo nun? Isang gwapo ang gagapang sa'yo. Nagbibirong hinaplos ni Lian ang bewang ni Khalifa na muli nitong kinatalon sa gulat. Napatanga si Khalifa. Hindi talaga niya inaasahan na ganon si Lian lalo na at nakilala niya itong sobrang seryoso kanina. Nang magtagal ang pakikipag-usap niya sa kotse, ay napapansin niya ang pagiging pilyo at makulit nito. Halika na nga, baby Laika. Iwan na natin ang daddy mo dito. Hinawakan ni Khalifa ang kamay ni Laika at hinila na ito papasok sa kwarto ni Lian. Bago pumasok ay tinignan niya si Lian. Kapag ikaw hindi ako ginapang mamaya, ako ang gagawa. Umirap ito at pumasok sa loob. Natigilan si Lian. Hindi inaasahan ang sinabing iyon ni Khalifa. Ngunit bahagya siyang bumuntong hininga at naalala ang mukha ni Khalifa. Kung hindi mo lang siya kamukha, iisipin kong gusto kita. Bulong niya at sumunod na sa mga ito. Mabuti na lang kinagabihan ay doon natulog si Laika sa tabi nila, kaya napagitnaan nila ito. Nagising lamang si Khalifa na yakap-yakap siya ni Lian at si Laika naman ay nasa likuran ni Khalifa. Nakakross ang mga braso na nakatingin sa kanila. Tumayo ito at hinampas ang ama nito. Daddy, bad! Bad ka! Alam ko, nilipat mo ko doon! Sa lubong ang kilay na tinuro ni Laika ang likuran ni Khalifa. Sinubukan na lumayo ni Khalifa ngunit lalo lang na humigpit ang yakap ni Lian dito. Inis na pumadyak si Laika. Iiyak na nang itulak ni Khalifa ito ng malakas. Dahilan para mahulog ito sa kama. Aray, Khalifa! Sigaw nito. Mukhang sumakit ang balakang nito. Balak mo yata akong lumpuhin lalo! Nanlaki ang matang bumangon siya at akmang tutulungan na ito nang sumabit ang paa niya sa kumot dahilan para mawalan siya ng balanse. Mabuti na lamang at nakaupo si Laika, kung hindi ay masasama ito sa pagbagsak niya. Damn it! Balak mo nga akong lumpuhin, pati ba naman kinabukasan ko ay pagkakait mo? Daing nilihiyan nang bumagsak sa kanya si Khalifa. Ala, pasensya na sir! Sandali, tatayo ako! Nang sinubukan niyang tumayo ay malakas na napamura si Lian. Mariin na ipinikit ang mata at humigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Shucks! Kinabukasan ko, Khalifa! Nakikita talagang nasasaktan ito. Alisin mong tuhod mo! Nanlaki ang matang, bumaba ang paningin niya at gulat na napalayo nang makitang nakapatong ang tuhod niya sa pagitan ng hita nito. Pasensya na ulit! Ayos ka lang ba? Masakit? Inalalayan niya itong tumayo doon. Masakit, syempre! Hilutin mo kaya! Inis na sigaw ni Lian na kinatigil ni Khalifa. Mabuti na lang at nasa kama na sila nang itulak niya ito. Humagik-gik si Laika na sinilip ang mukha ng ama. Daddy hurt? Nang tumango si Lian ay sumimangot si Laika at tumango. Bumaba ito sa kama at tinulak pahiga ang ama. Sleep ka na lang ulit, Daddy. Kakain kami ng breakfast ni Mommy. Bye-bye!
Kumaway si Laika at hinawakan ang kamay ni Khalifa palabas ng kwarto. Pagbaba ay nakaredy na ang agahan sa mesa. Narinig nila ang boses ni Lian sa taas, kaya natatawang hinayaan nila ito. Pupunta tayo ngayon sa school niya. Pinapatawag ako ng teacher niya eh. Sakay ng wheelchair nito, pumasok si Lian sa kusina habang nakanguso sa kanila. Tinignan pa nito ang anak. Laika anak, ano na namang ginawa mo? Di ba nag-usap na tayo na huwag mong aawayan ang kaklase mo? What did you do this time? Linggo-linggo na lang akong nasa school mo. Gusto mo bang dito ka na lang mag-aral sa bahay? Sabi ni Lian. Kung gaano kabait si Laika sa bahay nila, ay kabalik na rin ito kapag nasa school. Halos lahat na ng kaklase nito ay inaway nito dahilan para mapatungo siya doon. Sumimangot si Laika at nanlalambing na hinawakan si Khalifa. Mommy, Daddy is mad to me. Nilagyan ko lang naman ng pet ko ang bag ni Jessica. She's annoying kasi po. Napasinghap si Lian kaya kunot ang noong nilingon ito ni Khalifa. Nagtataka. Bakit ka pinatawag? Nilagyan lang naman pala niya ng pet. Umiling si Lian at ngumisi. Nilapit ang mukha kay Khalifa. Do you know what is her pet? Di mo itatanong yan kung alam mo. Lalong nagsalubong ang kilay ni Khalifa na sinulyapan si Laika na nakangusong kumain. Anong pet ba? A cat? Anong cat? Allergic yan sa pusa. Natatawang saad ni Lian. Ano nga kasi? Nagsimula nang mainis si Khalifa, ngunit pinipigilan lamang niya lalo na't amo niya ang kaharap. Baka mamaya ay mawalan pa siya ng trabaho. Ipis at daga. Kibit balikat na pinaandar ni Lian ang wheelchair patungo sa mesa. Napatanga naman si Khalifa nang marinig ang sinabi nito. Akala niya ay nagbibiro lamang si Lian, ngunit nang balingan si Laika ay inosenteng nakangiti ito sa kanya. Gusto mo pong makita ang pets ko, Mommy? Tanong nito. Mabilis na umiling si Khalifa. Pakiramdam niya ay nagtaasan ang balahibo niya. Hanggang sa matapos sila sa pagkain, ay nasa isip pa din ni Khalifa ang sinabi ni Laika. Ngayon ay patungo na sila sa school ni Laika para kausapin ang teacher at principal nila. Hindi nga alam ni Khalifa kung paano dedepensahan ni Lian ang anak nito. Aware ba kayo sa ginawa ng anak niyo? Mr. Montenegro, ikakalungkot kung sasabihin na kapag naulit pa ito, ay hindi na siya maaaring makapag-aral dito dahil sa reklamo ng mga nanay. Seryoso at malumanay na saad ng principal na kinatango ni Lian. Pasensya na kayo sa anak ko. Huwag kayong mag-alala at bukas ay ililipat ko na siya sa sariling school niya. Naglapag si Lian ng malaking pera sa mesa ng mga ito. I'll pay for the damages. Aalis na kami. Yes! Yes! Daddy, hindi na ako mag-aaral doon? Masayang tanong ni Laika na kinabuntong hininga na lamang ni Lian at Khalifa. Hanip, masaya pa siya. Bulong ni Khalifa na narinig ni Lian. Tuloy ay humugot ito ng malalim na hininga. May cellphone ka? Give me your number. Nilahat ni Lian ang kamay sa harap niya, kaya binigay niya ito. Bakit kailangan mo ng number ko? Wala akong load at hindi ako sumasagot ng tawag mula sa stranger. Sabi na lamang ni Khalifa. Ibebenta kita sa mga Arabo. Sayang ang lahi. Nakangising ibinalik nito ang cellphone sa kanya. Gagi. Hinampas niya ito sa braso. Subukan mo, kikidnapin ko itong anak mo. Tumango si Lian. Sige lang, para namang magagawa mo. Baka imbis na yumaman ka sa ransom, mamulubi ka sa pagkain niyan. Daddy, I'm not patayin gutom. Sigaw ni Laika na kinatango na lang ni Lian. Tumingin sa labas at nagpanggap na walang narinig. San tayo ngayon? Tanong ni Khalifa. Nagtaas ng kamay si Laika. Mall po! Manonood po kami ni Daddy ng movie with my ninongs po! I want Moana, Mommy! Sabi ni Laika, ngunit umiling lamang si Lian. Palipat-lipat lamang ang tingin ni Khalifa sa mag-amang nag-aaway sa harap niya dahil sa panonoore nila. Talagang dinamay pa nila si Khalifa. Kahit naka-wheelchair si Lian ay nagagawa naman itong hilahin si Khalifa palapit sa katawan niya. Si Laika ay nakayakap sa hita niya. Parang gusto ko nalang maging hotdog with cheese. Bulong ni Khalifa na narinig ni Lian. Tumingala ito sa kanya. Footlong? Nagtatakang tanong nito. Gusto mong maging footlong? Umawang ang labi ni Khalifa. Sinamaan ang tingin si Lian. Anong footlong?
Wala namang cheese ang hotdog na ginagamit nila. Jumbo hotdog kasi. May cheese po ba ang jumbo, mommy? Tanong naman ni Laika na kinatigil ni Khalifa. Niyuko niya ito sa hita niya. Ewan ko, ba't ba ako tinatanong niyo? Magtanong kasi kayo sa tindera? Inis na sabi ni Khalifa at pumili ng movie na wala sa sinabi nila. Conjuring nga, tatlo. Wow! I like horror, mommy! Pumalakpak si Laika at dumila sa ama. Nang tignan ni Khalifa si Lian ay namumutla na ito. Napalunok ito nang dumating din ang mga kaibigan niya. Nahihiyang tumagilid si Khalifa ngunit agad siyang napansin ang mga ito. Nagulat pa nang tumitig sa mukha niya. Lexi! Mahinang bulong ng tatlong kaibigan ito na kinakunot ng noo ni Khalifa. Anong Lexi? Tanong ni Khalifa nang marinig iyon. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan. Para namang natauhan ng mga ito nang tumikim si Lian. Sabay-sabay silang umiling at kumaway sa kanya. Anong Lexi? Wala kaming sinabing ganyan. Baka nagkamali ka lang. Sabay-sabay nasagot pa nila. Anong panonoorin natin? Sabay ulit nilang tanong. Laika, baby! Nakangiting lumapit ang mga ito kay Laika na nagtago sa likuran ni Khalifa. Mommy, ugly sila! Sigaw ni Laika na kinatawa ni Khalifa. Natigilan naman ang tatlo at ninusuhan si Laika. Tatlong conjuring pa! Sabi ni Lian at nagbayad na. Mabilis na napatingin ang tatlo kay Lian. Gagi! Anong conjuring? Huwag sabihin! Nanlaki ang matang tinignan ni Lim ang kaibigan. No way! Hihintayin na lang namin kayo dito! Sabi pa ni Val, ngunit inilingan lamang siya ni Lian. Sinabi ko na kasing mali ang pumunta dito eh! Sabi naman ni Josh, kapag kasama natin ang walang yang to, ay gustong-gusto niyang pinapahiya ang kagapuhan natin. Mommy, choose the movie po! Ayaw niyo po ba Tito Ninong? Takot po kayo? Natahimik si Laika nang sabay-sabay na nanguna sa paglakad ang mga ito papasok sa sinihan. Walang takot sa pamilyang to! Manunood tayo! Masiglang sabi ni Lim. Napangiwi si Laika at Khalifa nang magsigawan ang apat na lalaking kasama nila. Kakasimula pa lamang ay nagsisigawan na sila. Napapatingin na nga ang mga tao sa kanila. Hindi po namin sila kilala. Iling-iling na lumipat sila ni Khalifa at Laika ng upuan nang makitang nagtutulakan na ang apat. Ngunit sa kabila ay napatitig sa Khalifa kay Lian. Napangiti nang makita ang pagkunot nito at pagtalon sa kinauupuan. Nang mapansin ni Lian ang mainit na titig ni Khalifa, ay binalingan niya ito. Nagtagpo ang paningin nilang dalawa hanggang sa ngumuso si Lian. Balik ka dito. Tinapik nito ang upuang nasa tabi nito. Khalifa, bilis na. Lalabas na kami dito. Eh di lumabas kayo para namang may paki kami. Ayaw niyo nun, tahimik na dito. Nakakahiya naman kayong kasama. Parang kayo nga ang babae. Natatawang saad ni Khalifa. Lalaki po ba kayo, Tito? Kita niyo kami ni Mommy? Hindi scared. Nakangusong umiwas ng tingin si Khalifa at Laika. Pigil ang sariling huwag ring matawa. Umawang ang labi nila. Tinapik ni Josh ang kamay ni Val na nakatakip sa mga mata nito. Arang-arang yung kamay mo. Alisin mo. Di ako takot. Maharang lang tong kamay ni Val eh. Ha? Ikaw ang humahablot ng kamay ko. Para iharang sa mukha mo. Inis na singhal ni Val. Nakita ni Khalifa ang lalong pagnguso ni Lian. Dito na kayo. Natatawang lumipat naman si Khalifa at Laika. Bago pang maupo si Laika sa gitna nila ni Lian ay hinawakan ni Lian ang bewang niya at pinaupo siya doon. Hindi na nga natanggal ang kamay ni Lian sa bewang niya. This is scary. Hindi pa ba pwedeng lumabas? Bulong ni Lian nang isiksik niya ang mukha sa leeg ni Khalifa na kinagulat naman ito. Humugot ng malalim na hininga si Khalifa at hinayaan na lang ito. Namumula ang mukhang umiwas pa siya ng tingin. Mamaya kapag natapos, tignan mo nga si Laika. Sayang-saya nga siya sa pinapanood. Sinilip ni Lian ang anak at napangiwi na lang nang makitang nakangiti itong nanonood. Muling siniksik ni Lian ang mukha at ngumuso dahilan para tumama ang labi nito sa balat ni Khalifa. Nagtayuan ang balahibo niya at napakislop sa kinatatayuan. Kinakabahan ka? Bakit? Bulong ni Lian nang mapansin iyon.
Sumimangot si Khalifa. Hindi naman ah, ang dami mo namang napapansin. Napangiti si Lian at hindi na lang nagsalitang muli. Paglabas ng sinihan ay si Khalifa na ang nagtutulak sa wheelchair ni Lian. Kahit automatic naman iyon. Si Laika kasi ay hawak-hawak na ng tatlo. Nakikita niyang spoiled talaga si Laika sa kanila. Turo lang ng turo ang bata at lahat yon binibigay ng tatlo. Pigilan mo na si Laika, baka umiyak niyang tatlo mamaya at ubos ng pera nila. Sabi ni Khalifa kay Lian habang nakatingin sa apat. Hindi na uubos ang pera ng mga yan. Huwag mo sila alalahanin. Ako ang pagtuunan mo ng pansin. Kain muna tayo. Sabi ni Lian na hinaplos pa ang kamay ni Khalifa. Pero ang apat, tawagan ko na lang mamaya. Let's go. Sa baba lang naman tayo kakain. Saad pa ni Lian. Bumuntong hininga siya nang makita ang mga taong nakatingin sa kanila. Ngunit walang pakialam si Khalifa doon. Alam ni Lian na dahil sa kanya iyon. Dahil nakaupo siya sa wheelchair na iyon. Pagdating sa first floor ay nagtungo sila sa kainan doon. People know about Lian Montenegro. Kaya pagpasok pa lang doon ay nagsilapitan na ang mga staff. Si Lian na ang nag-order para sa kanilang lahat. Nilagay pa nito sa kabilang mesa ang iba. Dahil doon daw kakain ang tatlong kaibigan nito. Kumain ka na. Gusto mo bang ako pang magsubo sa'yo? Baka hotdog gusto mo din. With cheese? Nakangising tanong pa ni Lian na kinasama ng mukha ni Khalifa. Dahil hindi naman siya inosente ay nabigyan niya iyon ng kahulugan. Bastos mo naman! Natatawang tinignan siya ni Lian. Tinaasan siya ng kilay. Anong bastos? Ikaw yata itong bastos. Nagtatanong lang ako kung gusto mo ba ng hotdog with cheese. Daka ako gusto mong maging hotdog with cheese, di ba? Napapahiyang sinamaan ito ng tingin ni Khalifa. Tumingin sa likuran nito upang tignan si Laika. Made ako ng anak mo, pero hindi ko man lang sinamahan siya. Dapat sila Laika ang kasama ko ngayon eh. Ayaw mo ba akong kasama? Seryosong tanong ni Lian na kinatingin niya dito. Iyaya nga ako ni Laika. Sabi ni Khalifa at pilit pinapaintindi dito ngunit sa loob-loob niya ay gusto niyang makasama niya ito. Talaga ba? Ako nagpapasweldo sa'yo. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka din sa akin. Ano, mareklamo ka pa? Nakataas ang kilay na nilagyan ni Lian ng pagkain ng plato ni Khalifa. Wala na natoy. Umirap si Khalifa at kumain na lang. Dumating ang apat, ilang minuto pa ang nakakalipas. Tumabi si Laika kay Khalifa na agad naman niyang inasikaso. Bakit kami nandito? Sabi ni Lim. Dapat tabi tayo, baby Laika! Nakangusong sabi naman ni Josh. KJ nitong kaibigan natin? Para namang aagawin natin si Khalifa. Tinignan ni Val si Khalifa na natatawang nakatingin sa kanya. Cal, baka gusto mong maging manager ng hotel ko sa Cebu. Hey, baka gusto mong itapon kita sa Pluto. Inis na singhal ni Lian at sinamaan ng tingin si Val. Wala ng Pluto! Pinag-cruise ni Val ang braso sa harap nila. Alam ko, ibig sabihin nun, itatapon kita sa hukay. Nakita mo yung nasa likod ng bahay? Hindi na natuloy ni Lian ang sasabihin nang lumapit si Val at hinilot ang balikat nito. Siyempre, masyado kang hot. Sabi ko nga, dito na kami. Tinignan ni Val si Khalifa at giniwian ito. Kalimutan na muna pala ang sinabi ko. Pag-uwi ng bahay ni Lian ay nagulat ito nang may madatnang lalaki sa living room. May katandaan na ito. Nalaman ni Khalifa na tito ito ni Lian kaya agad na lamang siyang dumiretso sa kusina upang ilagay ang grocery nila. Tito Lolo, kailan po ikaw umuwi? Sabi ni Tita Lola, bukas ka pa po uwi dito po. Nasaan po gift ko? Rinig ni Khalifa na sabi ni Laika dito. Hello, princess. Gift agad hanap mo? Wala ba muna ang kiss and hug si Tito Lolo? Nagtatampong sa ad ni Max. Sabi ni Ninong Val, hindi po ako yakap sa iba kapag walang gift po eh. Sabi ni Laika na kinahagik-gik ni Khalifa nang marinig ito. Masaway talaga ang batang iyon. Naroon ang gift ko sa kwarto mo. Halika na, hug mo na si Tito Lolo mo. Alam ni Khalifa na sumunod na si Laika dito. Nagtagal din si Khalifa sa kusina at nagpresenta na siyang magluluto ng hapunan nila. Malapit na niyang matapos ang niluluto nang pumasok si Lian. Hinawakan nito ang bewang niya na kinagulat niya. Ang hilig ni Lian hawakan siya doon.
Bakit ikaw nagluluto? Andyan si Namanang. Malambing na sabi ni Liad. Ngumuso si Khalifa at inilingan ito. Gusto ko lang kasi magluto. Hayaan mo na. At pahingahin mo na lang muna sila. Nasa taas si Laika. Hinaplos ni Liad ang bewang niya na kinalabis ng tibok ng puso ni Khalifa. Kunot ang noong dinama niya iyon. May nagtatakbuhang kabayo yata sa dibdib ko. Sabi niya at napakamot pa ng ulo. Sinamaan niya ng tingin sa Lian at bahagyang hinampas ang balikat nito. Kasalanan mo to! Inis na bulyaw niya. Nagtatakang napanganga sa Lian. Ano? Bakit kasalanan ko na naman? Kanina ka pa nang makatapak ka ng tae nang pumunta tayo sa plaza eh. Ako ang sinisisi mo. Kayo naman nagyayang pumunta dun. Inis na sabi ni Lian na kinangiwi ni Khalifa. Nang matagal siyang nakapagsalita ay umirap si Lian at iniwan siya doon, ngunit natigilan nang makita sa pinto si Max. Tito, bakit? Seryosong saad ni Lian na kinailing nito. Bumuntong hininga si Max at hindi na nagtanong tungkol kay Khalifa. Kinuha na lamang nito ang cellphone at tinawagan ang anak. You rascal! Anong plano mo sa buhay, ha? 30 anyos ka na. Wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng mommy mo. Mamamatay na lang akong walang apo. Bakit hindi mo sundin itong kaibigan mong si Lian na may anak na at karelasyon? Tinalikuran sila ni Max ngunit kahit papalayo ay naririnig pa rin nila ito. Bukas na bukas kapag wala ka pang pinakilala sa aming babae ay huwag ka nang uuwi sa bahay. Wala kang mamanahin sa aming bata ka. Si Val ang anak nito na 30 anyos na ngunit wala pa rin girlfriend. No girlfriend since birth nga ito. Lagi nga nilang inaasar ang kaibigan na baka lalaki nga ang gusto nito. Bagaman alam ni Lian na may tinatago itong babae sa kondo nito. Nanlaki ang mata ni Khalifa at nahihiyang tinapos ang ginagawa. Nang matapos naman silang kumain ay ang maid na ang naghugas ng pinggan. Bukas ng umaga, dadalawin ko mga magulang ko sa sementeryo. Bulong ni Khalifa nang sila na lamang ni Lian sa kwarto. Bumalik na si Laika sa kwarto nito. Anong gagawin mo dun? Tanong ni Lian na kinakunot ng noo ni Khalifa. Maliligo, may swimming pool doon eh. Itatanong mo ba kung sinong kasama ko? Huwag kang mag-alala, maraming patay akong kasama doon. Nakabusangot na saad ni Khalifa. Tumaas ang kilay ni Lian. Hindi niya inaasahan na sasakyan nito ang biro niyang iyon. Malaki ba ang swimming pool doon kaysa dito? Sama ako. Iwan na lang natin si Laika. Di ba mabaho na ang pool kapag sila kasama mong maligo? Ew! So gross! Nandidiring nagtungo ito sa kama at pilit sinasampa ang sarili sa kama. Para kang babae! Singhal pa ni Khalifa at tinulungan itong mahiga sa kama. Kinaumagahan ay maagang umalis si Khalifa upang makabalik siya agad. Panay ang text at tawag ni Lian sa cellphone niya. Nagtatanong kung nakarating na siya. Sinasagot naman niya iyon. Tuloy ay nagawa niyang ikwento sa magulang ang tungkol kay Lian. Sumapit ang araw, linggo at naging buwan ang pagiging maid ni Khalifa kay Laika. Siya na ang sumama dito kapag nag-aaral sa school nito. Nakikita naman niya ang pagbabago ni Laika, ngunit hindi maiwasan ang pagiging makulit nito. Wala nang pasok si Laika bukas. Gusto mo bang magbakasyon tayo? Tanong ni Lian habang nakaupo sila sa sofa, nanunood ng telebisyon. Bakit akong tinatanong mo? Si Laika ang tanungin mo. Irap ni Khalifa. Galit ka pa? Last week pa yung galit mo ah. Hindi pa rin tayo bati. Binilhan ka na nga ng mangga. Kunot noong tura ni Lian na kinataas ng kilay ni Khalifa. Hindi lang pang isang linggo ang galit ko sa'yo. Sabi ko mangga. Hindi puno ng mangga. Sigaw ni Khalifa. Sa buwang pananatili niya sa bahay ni Lian ay nakagaanan na niya ng loob ang binata. Para silang close na sa isa't isa, nagagawa na nga siyang yakapin at hagkan ni Lian sa pisngi. Hindi alam ni Khalifa kung anong meron sila ni Lian, ngunit alam niya sa sarili na nagugustuhan na niya ang binata. Mangga lang ang sinabi mo. Malay ko bang bunga ng mangga yun? Akala ko magtatanim ka kaya puno ng mangga ang binili ko. Kunot ang noo at nakangusong sabi ni Lian. Ewan ko sa'yo. Sira ulo ka. Tumayo si Khalifa at padabog na nagtungo sa guest room kung saan siya natutulog. Nagpalipat na siya ng kwarto. Talagang kinausap niya si Laika doon. Khalifa, babe! Tawag nito na hindi niya pinansin. Ayos na ba mga gamit mo?
Tanong ni Lian kay Khalifa ng sumunod na araw, nung nagyaya si Laika na mag-beach. Yehey! We're going to beach, Mommy! Daddy said, di ka makaswim po. Kami lang ni Mommy. Dumila si Laika sa ama at niyakap si Khalifa. Babantayan ko na lang kayo. Bumuntong hininga na lamang si Lian. Boy hunting ako doon. Sayang lahi ko. Bumungis-ngis si Khalifa nang lumayo si Laika sa kanya. Narinig iyon ni Lian kaya mabilis siyang nilingon. Anong boy hunting? Bawal! Hindi ako papayag! Hinihingi ko bang opinion mo? Maghahanap ako ng may abs doon tapos yayayain ko maligo sa dagat tapos hahawakan ko ang abs. Ay, hatdog mo! Ano ba, Lian? Inis na hinampas ni Khalifa ang dibdib ni Lian nang bigla siya nitong hinila dahilan para mapaupo siya sa hita nito. Hatog ko pala ang gusto mo. Sana sinabi mo agad. Nakangising sabi nito, ngunit maya-maya ay sumeryoso. Abs ko lang ang pwede mong hawakan. Di ka maliligo mamaya. Boy hunting, boy hunting. Inis na siniksik ni Lian ang mukha sa leeg ni Khalifa na kinasimangot nito. Bago pa makasagot si Khalifa ay hinila na ito ni Laika palayo sa ama nito. Mommy, why ka po nakaupo kay Daddy? May upuan po dun sa sasakyan, no? Inosenteng tumingala si Laika na kinakamot ng ulo ni Khalifa. Inosenteng tumingala si Laika na kinakamot ng ulo ni Khalifa. Ramdam niya ang pamumula ng mukha, lalo na't narinig niya ang mga tawa ng kaibigan ni Lian. Akala mo po ba upuan si Daddy po? Mommy, it's okay. Ako din po, lagi akala ko po upuan si Daddy. Si Ate Vina nga din po, akala niya upuan si Daddy ko. Nag-sit din siya dyan kay Daddy. Tinuro pa ni Laika ang hita ni Lian. Umawang ang labi ni Lian at nanlaki ang matang tinignan ang anak. Princess, hindi. Tinakpan ni Khalifa ang bibig ni Lian at niyuko si Laika. Nakangiting tinanong pa ito. Sinong Ate Vina, baby? Saan mo nakita na nag-sit si ate mo dyan? Si Ate Vina po yung secretary ni Daddy, Mommy. Nakalimutan mo na po siya, Mommy. Nasa office siya ni Daddy. Pagpasok ko, nitulak siya ni Daddy kaya nahulog siya po sa sahig. Natatawang saad ni Laika. Napapalabing tumango si Khalifa at seryosong tumayo ng tuwid. Wala siyang karapatang magselos. Walang sila. Pero bakit pakiramdam niya ay gusto niyang gawing hotdog din si Vina na iyon? Nagsalubong ang kilay ni Khalifa at hindi pinansin ang pagtawag ni Lian. Babe! Hindi ganun yon, Khalifa! Bumuntong hininga si Lian at mariing ipinikit ang mata nang maglakad si Khalifa na parabang hindi siya narinig. Boom! Galit! Bayad ng mga baliw! Marahas na nilingon ni Lian ang mga kaibigan nang marinig iyon. Pinagpustahan pa siya. Silim ang pilit kinukuha ang bayad ng tatlo. Kinuha ni Lian ang tsinelas at tinapon sa mga ito. Natamaan pa sa ulo si Josh kaya sabay-sabay silang nilingon siya. Pinagpustahan pa ninyo! Paliwanag niyo nga doon! Inis na bulyaw nito ngunit umiling lang sila. Natalo na nga! Tinamaan mo pa sa ulo! Minamalas ka nga naman no! Magpaliwanag ka mag-isa! Deserve mo yan, babaero mo! Kakamot-kamot ang ulo na naglakad si Josh patungo sa kotse nito. Napatawa si Lim at Val. Naglakad din si Val patungo sa kotse nito. Kaya mo yan! Malaki ka na eh! Dahil nalalo ako, tutulungan kita! Anong gagawin ko? Hindi ako nagtitwerk pre! Pasa ko dyan! Lumapit naman si Lim kay Lian. Gagi! Para namang hahayaan kitang magtwerk sa harap ni Khalifa! Galit na tura ni Lian dito. Sabihin mo sa kanya na aksidente lang na napaupo si Vina sa akin 2 months ago. Ipaliwanag mo bilis! Tinulak ni Lian si Lim patungo doon tsaka siya sumunod. Anong ginagawa mo dito? Aalis na tayo? Chichika ka pa? Salubong ang kilay na saad ni Khalifa. Hindi man lang sinulyapan si Lian. Iyong tungkol kay Vina. Tinaas ni Khalifa ang kamay sa mukha ni Lim para patigilin ito sa pagsasalita. Makakain ba yan? Tanong niya na kinatango ni Lim. Oo, pwede. Sagot nito, ngunit napangiwing nilingon si Lian nang suntukin ito ang puwet niya. Aray, ikaw na nga yung tinutulungan.
Lalong nagsalubong ang kilay ni Khalifa. Bumuntong hininga at tinignan ang dalawa. Bakit tinutulungan mo yan? Anong kasalanan? Magsipasok na nga kayo? Kapag ako tinamaan ng katamaran talaga? Tulungan niyo akong pumasok. Lim, alis na. Pagtataboy ni Lian sa kaibigan. Tsaka siya tinulungan ng mga guard nito na makasakay sa likuran katabi ni Khalifa. Galit ka ba? Hindi ganun ang iniisip mo. Aksidente. Kahit magbahay-bahayan kayo ay ayos lang naman. Sino ba naman ako? Isang hotdog with cheese lang ako na sumulpot sa kumpanya mo at naging maid ng anak mo. Seryosong saan ni Khalifa? Hindi naman kami bata para magbahay-bahayan. Hindi ka lang maid ng anak ko. Sagot ni Lian. Mabuti na lang at nakatulog na si Laika. Dahil sa excitement kasi ay hindi na ito nakatulog. Bigla kong inantok. I know what you did last summer. Matalim na saad ni Khalifa na kinataka ni Lian. Anong last summer? Nasa ospital lang ako last summer. Tura ni Lian at ngumuso. Gusto kasi niyang tumira muna sa ospital kaya binili ko ang VIP room ni Josh sa ospital niya. Doktor si Josh? Hindi halata ah. Para siyang akyat bahay. Nakangising sabi ni Khalifa. Galit naman na nilingon siya ni Lian. Sinabi ko, ay yun talaga ang nakaagaw ng pansin mo? May gusto ka ba sa kaibigan ko? Hindi na sila pwede. Hindi ako papayag. Para naman kailangan ko ng basbas mo. Gugustuhin ko kung sino ang gusto ko. Irap ni Khalifa, bagaman sa ginawa nito, ay hinila ni Lian ang batok niya at sinakop ang labi niya. Mabuti na lang at may harang sa gitna nila ng driver. Isang salita pa ng ganon. Hindi na halik ibibigay ko. Seryosong saad ni Lian, nang pakawalan ang labi ni Khalifa. Wow, Mommy, look! May pukol pa sila sa tiyan po, oh! Natatawang tinuro ni Laika ang tiyan ng mga lalaking naliligo sa beach. Meron din sila daddy at mga tito ninong ko, eh. Si tito ninong walang wala. Humagik-gik pa si Laika dahilan para mapatigil si Val sa paglalakad at nilingon si Laika. Anong wala? Meron na ako, baby Laika. Alika nga dito. Lumapit si Val, ngunit mabilis na tumakbo si Laika kahit na maliliit ang mga hakbang nito. Bawal tumingin sa kanila, Khalifa. Subukan mo. Babala ni Lian, kaya sumama ang mukha ni Khalifa. Abnormal! Dumugin ka sana ng mga babae, Lian Montenegro. Inis na sigaw ni Khalifa, ngunit pagkatapos nun ay may narinig siyang sigawan mula sa kung saan. Hanggang sa nakita na lamang niya ang iilang babae na nasa harap ni Lian. Sa lubong ang kilay na tinignan niya si Lian na gulat na nakatingin sa kanya. Babe! Pilit nitong inabot ang kamay niya. Kahit si Josh at Lim na nasa likuran ni Lian ay nadamay pa. Makakahanap na ako ng abs sa wakas. Nakangiting sabi niya kay Lian. No! Go away! Magsialis kayo sa harap ko ngayon din! Galit na sigaw ni Lian. Bago pa umalis ang mga babae, ay tumakbo na si Khalifa patungo kay Laika na nakikipagkulitan na kay Val. Nang hapon na iyon ay naligo nga sila. Iisang kwarto ang kinuha ni Lian para sa kanilang tatlo ni Laika at nag-iisang kwarto naman ang tatlo. Dahil hindi naman siya nakatulog ay bumaba na lamang si Khalifa sa lobby. Hi, can I sit here? Napatingala si Khalifa nang marinig ang boses ng isang lalaking foreigner. Sure! Wala sa akin ang upuan mo. Hindi ko naman pagmamayari yan. Sabi ni Khalifa, lihim na napanguso si Khalifa nang makita ang gwapo nitong mukha. Pero mas lamang nga lang si Lian dito. Napakamot ito ng ulo. Siguro ay hindi naintindihan ang sinabi niya. Thank you. You're beautiful anyway. What's your name? Tanong nito habang nakangiti. Hihingin mo ang pangalan ko, tapos hahanapin mo ako sa Facebook. Pero hindi mo makikita doon kasi wala naman akong Facebook. Kaya tatanungin mo ulit ako sa number ko, ibibigay ko naman sa'yo, at ititext o tatawagan mo ako. Pero hindi naman tayo magkakaintindihan dahil puro ka English. Yayayain mo akong lumabas. Pagkatapos ay liligawan mo dahil maganda ako. Pero puro ka pa rin English. Nang sinagot kita, ay hihilingin mong tumira na ako sa'yo at hihingi ka ng kiss. Kapag hindi ko binigay ay magagalit ka at aalis ka. Maghahanap ka ng babae at iuuwi mo sa bahay. Ganun naman kayo mga lalaki. Aalis kapag hindi nakuha ang gusto. Kaya makikita ko kayong magmumomol at masasaktan ako. Paulit-ulit mong gagawin yon para painggitin ako at bumigay sa'yo. Pero hindi naman ako marupok kaya aalis ako dahil ayaw ko na sa'yo. Susundan mo ako at magsasorry. Pero uulitin mo din naman.
paulit-ulit mo lang naman akong sasaktan at matatroma ako sa'yo. Bumuntong hininga si Khalifa at umiling sa lalaking nakanganga sa harap niya. Lalong kumunot ang noo at niwiwirduhan sa kanya. Pasensya na pero hindi ko binibigay ang pangalan ko sa ibang tao. What? I don't understand you, miss. English, please. Sabi nito na kinangiwi niya. Buti na lang at hindi nito naintindihan. Pero sayang naman, mahaba pa naman ang sinabi niya ngayon. I have an advanced thinking. Sorry, my name is expensive. Nakataas ang kilay na sabi ni Khalifa at umirap dito. Hindi niya alam kung tama ba ang English niya. Mataas ang pangarap niya, pero sa totoo ay plakda siya sa English. Sa kanya niyo lang siguro nakikita na gustong maging manager o secretary pero bobo sa English. Khalifa Salvador lang yan. Advance? Like what did you say a while ago? Mukhang gusto talaga nitong malaman ang sinabi nito. Pero ayaw nang ulitin ni Khalifa. Masyado iyong mahaba. Advance din kamao ko. Kahit hindi ko galawin kusang dumadapo siya sa mukha ng mga taong nagsusubok agawin ang pagmamayari ko. Gulat na napalingon si Khalifa at ng foreigner nang magsalita si Lian. Napatayo si Khalifa nang makitang nakatayo si Lian sa likuran niya. Pabalik-balik tuloy na tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Bakit? Nakatayo ka na? Gulat na tanong niya. Ngumuso si Lian at tinignan siya ng masama. Bakit parang ayaw mo? Parang hindi mo naman alam. Nakita mo ko ng isang araw ah. Ano? Ikaw ba yun? Akala ko si Tito Max. Nagtatakang duran ni Khalifa. Mataba na ako sa paningin mo? Maputi ng buhok ko? Nanlaki ang mata ni Khalifa at umiling. Binalingan ni Lian ng tingin ang lalaking nakatingin sa kanila. Lumapit pa siya kay Khalifa at hinila ang bewang nito. Nakausap po lang ang hindi kagwapuhang foreigner na to. Akala mo maganda ka na? Maganda naman talaga ako ah. Bitawan mo ako? Inis na tinampal ni Khalifa ang kamay ni Lian sa bewang niya. Para namang tanga, Lian. Tinago mong nakakalakad ka na. Pasakay-sakay ka pa ng wheelchair kanina. Pinahirapan mo ang mga bodyguard na buhatin ka. Akala mo ba magaan ka lang? Hoy, mas mabigat ka pa kay Tito Max. Sigaw ni Khalifa na kinatingin ang iilang mga naroon. Hindi siya galit. Nagulat man ay masaya siya. Ngunit talagang inaalala ni Khalifa ay ang sinabi nito noon na magiging maid siya ni Laika hanggang sa makatayo na ito. Tsaka siya nito ipapasok bilang manager o secretary kung saan niya gusto. Ngunit ang ibig sabihin lamang noon ay aalis na siya sa bahay nito. Ayaw pang umalis ni Khalifa. Kahit sa ikling panahon ay napamahal na sa kanya ang mag-ama. Kung pwede nga lang siyang maging ina ni Laika. Speaking of ina, sa pananatili ni Khalifa sa bahay ni Lian ay never pa niyang nakita ang dating asawa nito. Grabe ka naman sa akin, babe! Napatingin si Lian bigla sa foreigner na hindi pa rin umaalis sa pwesto nito. What are you still doing here? Umalis ka nga dito? Wala kang abs, sabi ng asawa ko. We're talking! Pagtataboy ni Lian. Iling-iling naman na tinalikuran sila ng foreigner. Such a weird couple. Bulong nito na kinatigil nilang dalawa. Umusok ang ilong ni Lian at aktong susundan nito nang hilahin niya ang tenga nito. San ka pupunta? Mag-uusap tayong hinayupak ka. Bakit nag-iimpake ka? Nakangusong tanong ni Lian nang makauwi sila ay nagsimulang mag-impake ng damit si Khalifa. Nakapag-usap na sila. Matagal na din palang nakapaglakad ito. Ayaw lang magsabi dahil sa deal nilang dalawa. Pero pinili din niyang maging sekretary ni Lian para araw-araw itong makasama. Sinabi ko nang lilipat na ako. Hindi na ako yaya ni Laika. Mabuti na lang at naroon si Laika sa tito lolo nito. Nakangusong yumakap si Lian sa likuran ni Khalifa habang nag-aayos ito. Pwede ka namang magstay dito. Babe, ayaw mo na ba sa akin? Pwede ka naman maging yaya ko. Isa pa iyon. Hindi alam ni Khalifa kung ano ba talaga ang meron sila ni Lian. Lagi itong sweet at clingy sa kanya, pero never naman nilang pinag-uusapan ang tungkol sa kanila. Damulag ka na, magpapayaya ka pa? Nasaan ang red dress ko? Nakita kong tinago mo yon. Anong gagawin mo sa red dress ko? Bakla ka ba? Kukunin ko na sa cabinet mo, manatili ka dito. Tupiin mo yan. Turo niya sa mga damit niya. Bakit ako? Iiwan mo na nga ako, patutupuin mo pa ako nito. Sinasaktan mo ang feelings ko. Hindi siya pinansin ni Khalifa at nagtungo na lamang sa kwarto nito para kunin ang dress niya. Nakita naman agad ni Khalifa ang dress
kaya kinuha niya iyon. Ngunit sa paghatak niya ay nahulog ang isang litrato. Kinuha niya iyon at tinignan. Laking gulat pa nang makita iyon. Khalifa, sandali ako na... Rinig ni Khalifa nito. Pagak pa siyang tumawa. Kaya mo ba ako ginawang yaya ng anak mo dahil sa kanya? Hinayaan mo akong tawagin ako ni Laika na mommy dahil sa kanya? Sa babaeng kamukha ko? Baling ni Khalifa kay Lian na nakayako na. Kamukhang kamukha ni Khalifa ang babae sa litrato. Nakasuot ito ng kulay pula ding dress at nakangiti sa kamera. Tiningnan niya ang sulat sa likuran. Lexi, naalala kong tinawag akong Lexi ng mga kaibigan mo. Akala ni Laika na ako ang mommy niya kasi kamukha ko siya. Kaya ka rin ganito sa akin kasi kamukha ko ang dating asawa mo. Fiancé ko lang siya, babe. Mahinang sabi nito na kinasama ng tingin ni Khalifa. Huwag mo akong mababe, babe! Sigaw ni Khalifa at tinapon sa mukha nito ang picture. Kinuha ang maleta at padabog na umalis doon. Hinabol pa siya ni Lian, ngunit inis na dinuro niya ito. Subukan mong sumunod pa. Ibabalik ito sa wheelchair mo. Napatingin pa si Lian sa litratong hawak niya. Inaamin niya sa sarili na mahal na niya si Khalifa. Hindi dahil nakikita niya si Lexi dito, ngunit nang makasama nila si Khalifa, ay nakikita niya ang pagkakaiba ng ugali nila ni Lexi. Kaya niya ito nagustuhan. Minahal niya si Khalifa dahil sa pagiging siya, hindi dahil sa nakikita niya dito ang dating fiancé. Kaya gagawin niya ang lahat para mapasa kanya ito. Nakangusong nakatingin si Lian sa kotse ni Val na papalayo. Pinilit niya itong ihatid ang dalaga sa bago nitong ditirahan. Ilang araw pa ang pinalipas niya bago niya ito tinawagan, ngunit hindi sinasagot ni Khalifa ang tawag. Where's mommy, daddy? Pinalis mo siya! Sigaw ni Laika at hinampas ang ama nang tanungin niya ito pag-uwi niya. Mabilis na tumingin sa kanya ang ama. Nambibintang kariyang bata ka. Esa nalaman niyang kamukha niya ang mommy mo. Akala niya, kaya mo siya gusto kasi kamukha mo ang totoong mommy mo. Ayan, kasalanan mo na yan. Parang batang tura ni Lian, ngunit sinamaan lang siya ng tingin ni Laika. Muling hinampas siya sa ulo na kinadaing niya. Pinakita mo ang picture ni mama ko eh. Pero hindi naman yung ganun na. Dapat sinabi mo sa kanya ang totoo nun pa. Ikaw talaga ang reason kaya umalis si mommy. Do something! Do something! Inis na singhal nito na kinatango ni Lian. Nag-iisip na nga ako ng paraan. Tinawagan ko naman. Hindi siya sumasagot. Tinignan ni Lian ang cellphone at bumuntong hininga. So weak, daddy. I'm gonna think na nga. Pinag-cross ni Laika ang braso at umupo sa tabi ng ama. Sabay silang sumandal sa sofa at nilagay ang kamay sa baba habang nakakrus ang braso. Seryosong tumitig sa kawalan. Iling-iling na lang na nakatingin sa kanila ang mga kasambahay dahil talagang mag-ama nga ang mga ito. Anong hindi ako tunay na Salvador? Anong kalokohan bang sinasabi niyo, tita? Naguguluhang tanong ni Khalifa sa ina ni Helen na matalik na kaibigan. Bata ka pa lang nang ampunin ka ng magulang mo sa bahay ampunan. Ang alam ko kay Grace ay may kakambal kang babae na kinuha din ng isang pamilya. Isa lang ang kaya ng magulang mo kaya ikaw lang ang kinuha niya. Ngunit nang iuwi ka na nila ay panay ang iyak mo at nagkalagnat ka pa noon. Iniisip nila na baka dahil hiniwalay ka sa kambal mo. Bumalik sila sa bahay ampunan para kunin na rin ang kambal mo ngunit wala na ito roon at nakuha na siya. Pagkikwento nito sa kanya, nakinaawang ng labi ni Khalifa. Naiiyak na tinakpan ang bibig at umiling dito. Nalaman niyo ba kung sinong pamilya? Apelyido nila? Nasa na ngayon ang kambal ko? Sunod-sunod na tanong ni Khalifa na minsan ding pumasok sa isip niya ang nakitang picture sa kwarto ni Lian. Umiling-iling siya at winala iyon sa isip niya. Sa pagkakatanda ko sa sinabi ni Grace ay sa Maniego ang apelyido ng pamilyang yon. Wala din akong balita sa kanila. Sabi nito, pagkatapos ay tinapik ang balikat niya. Ito ang hiniling ng mommy mo bago siya mamatay. Ang sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa iyo. Mariing pinikit ni Khalifa ang mga mata. Muling naalala ang pangalan sa likod ng picture na nakita niya sa kwarto ni Lian. Sigurado si Khalifa na siya ang kambal niya. Lexi Samaniego. Kaya hindi niya sinasagot ang tawag ni Lian sa kanya. Ginawa niya ang paraan para malaman ang totoo. Pumunta siya sa bahay ampunan na sinabi ng mommy ni Helen at nagtanong.
Sa isang linggong paghahanap ng katotohanan ay nalaman din niyang si Lexi nga ang kambal niya at pamangkin niya si Laika. Nakilala ni Khalifa ang pamilyang kumupkop kay Lexi at sinabi nga nila ang katotohanan. Lexi, pasensya ka na kung ngayon ko lang nalaman. Ngayon lang kita nahanap kung saan wala ka na. Ako ang maganda mong kambal, Khalifa Salvador. Hinaplos ni Khalifa ang lapida nito nang maalala ang masayang mukha ni Lian at Laika. Wala ka rin naman, pero pwede bang sa akin na lang si Lian? Pangako, aalagaan ko siya. Kung hindi niya ako mahal, ay pipikutin ko na lang siya. Gusto na rin naman ako ng pamangkin ko. Ang pangit pakinggan eh, pero maganda kung anak na ang tawag ko. Humangin ng malakas at yumakap iyon sa katawan ni Khalifa kaya napanguso siya. Hindi naman kita aagawan, Lexi. Ang damot. Mamahalin ko si Lian. Ibibigay ko ang isang dosen ng anak na gusto niya. Pangako. Tatango-tangong sabi ni Khalifa. Nanatili pa siya doon hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Akala niya ay si Lian na naman. Kaya papatayin na sana niya ito ulit. Ngunit nakita niyang numero lang. Sinagot iyon ni Khalifa. Good morning. Magandang umaga, Ma'am Khalifa. Officer Monte Carlos po ito. Maaari po ba kayong pumunta sa presinto? May nagreklamo po kasi sa inyo. Malaki ang boses at seryosong saad nito na kinagulat ni Khalifa. Ha? Sino? Saan presinto yan? Bakit may nagre-reklamo? Eh wala nga po akong kilala. Itetext na lang po namin ang address. Pasensya na, Ma'am. Trabaho lang po. Ayaw ipaalam na nagre-reklamo ang pangalan niya. Pumunta na lang po kayo rito bago pa kami ang pumunta riyan. Sagot nito. Oo na, pupunta na. Paalis na ako. Mga 5 minutes, andyan na ako. Magpapalit lang ako ng costume ko. Darna! Coming na po! Binabanan ni Khalifa ang tawag at ilang segundo lang ay natanggap na niya ang text kung saang presinto iyon. Bye, Lexi. Balik na lang ako. Akin na lang si Lian, ha? Sige, salamat. Mahal kita, kambal. At mabilis na tumakbo si Khalifa palabas ng sementeryo. Muntik pa siyang madapa dahil sa nakaharang na bato. Kunot ang noong sinipa niya iyon. Istorbo ka naman, nagmamadali ako eh. 5 minutes lang yung sinabi ko. Ma'am, akala namin 5 minutes lang. Isang oras ka nang late. Nakangiting sabi ng isang pulis nang makapasok siya sa presinto. Traffic sa taas? Bakit sa EDSA lang ba may traffic? Nakipagtsikahan pa si Batman sa akin, no? Nagtanong pa nga kung kailan ka dadalhin sa Mars. Marami ka na kasing nalalaman? Sagot ni Khalifa at dire-diretsyong pumasok sa loob. Nasaan ang nagre-reklamo nang magkaalaman na kami? Napatawa naman ito at tinuro ang lalaki na nakaupo sa harap ng isang pulis na sa tingin ni Khalifa ay stress na stress sa kaharap. Likod pa lang ay nakikilala na ni Khalifa ito. Lian? Ano na naman to? Nakapamewang siyang nagtungo sa harap ni Lian na nakanguso siyang tinuro sa mga pulis. Siya po. Siya nga ang tinutukoy ko. Parang batang saad nito. Hindi maipinta ang mukhang hinampas niya ang ulo nito. Anong ako? Ikaw itong may kasalanan sa akin. Ikaw pa may ganang magreklamo. Ano ba? Inis na singhal niya kay Lian. Bumuntong hininga ang pulis na nasa harapan nila. Nare-reklamo ka ni Mr. Montenegro sa hindi pagsagot ng tawag at text niya, Mrs. Montenegro. Kahit ang pulis hindi makapaniwala sa nare-reklamo ni Lian. Wala lang magawa dahil kilalang tao ito. Anong Mrs. Montenegro? Excuse me, miss pa lang ako. I'm single and ready to mingle. Natahimik si Khalifa nang biglang tumayo si Lian at hinapit ang bewang niya. Sige, subukan mong mag-mingle-mingle. Galit at masama ang tingin nito sa kanya. Uuwi na nga lang kami. Tinamad na ako magreklamo. Didiretso ko na lang sa kwarto. Mabilis na tumango ang mga pulis at sabay-sabay na nag-thumbs up na lang kay Lian. Tumaas ang kilay ni Khalifa at nagpumiglas sa hawak ni Lian. Napapalabing hinampas pa niya ang isang pulis na natatawang lumayo sa kanila. Manong pulis, tulungan mo ako! Kidnapping itong ginagawa niya! Sigaw ni Khalifa nang hilain na siya ni Lian palabas. Feeling bata ka, babe. Hindi ka na kid, pero pwede ka nang gumawa ng kids. Bungis-ngis pa ni Lian at yumuko para buhatin si Khalifa na parang nagbubuhat lang ng bigas. Mahina niya ang tinampal ang puwet niya. Bigat mo, babe. Pero okay na rin. Pabagsak na nilapag ni Lian si Khalifa sa kama nito nang makarating sila sa bahay. Kinuha ng kaibigan niya si Laika, kaya sila na lang ang naroon kasama ang mga maids. Aray!
ang likod ko, Lian! Sigaw ni Khalifa. Pilit pinapahiga ni Lian si Khalifa at nahiga din doon. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga at hinagkan ang noon nito. I love you, Khalifa Salvador. Natahimik si Khalifa. Maniniwala na sana siya dito nang maalala niya ang kakambal. Nagpumiglas siya sa hawak ni Lian, ngunit ayaw siya nitong bitawan. Kung hindi ko lang alam na kakambal ko si Lexi, maniniwala pa ako sa'yo. Mahal mo lang ako kasi kamukha ko ang fiancé mo. Umiling si Lian at muling hinagkan si Khalifa sa noo at pisngi. No, mahal kita kasi mahal kita. Mahal kita dahil ikaw si Khalifa Salvador at hindi si Lexi. Natigilan si Khalifa. Mabilis na humarap kay Lian na hinayaan naman siya. Alam mong kakambal ko siya? Bumuntong hininga si Lian at inayos ang buhok niyang humaharang sa mukha niya. Nalaman ko lang nang umalis ka na sa bahay. Yung araw na nakita mo ang picture, nang makilala at naging yaya ka ng anak ko, pinaimbestigahan kita. Nang araw ko lang binasa ang binigay ng investigador ko, kaya nalaman ko. Nakangiting tinaas ni Lian ang mukha ni Khalifa. Nalaman ko din na hindi pala si Lexi ang unang minahal ko, kundi ikaw, Khalifa Salvador. Nanlaki ang mga mata ni Khalifa na tinignan ito. Anong ibig mong sabihin? Nakita kita sa Palawan 6 years ago. Nakaupo ka sa isang coffee shop doon at may kausap na isang may katandaang lalaki. Sabi ni Lian, kaya napaisip si Khalifa at naaalala niya ang unang beses na nagpalawan sila dahil kaarawan noon ng tito niya, kapatid ng mommy niya. Nilibre siya ng tito niya sa coffee shop sa harap ng bahay nito. Nasa counter ang mommy niya, kaya siguro nakita siya ni Lian na kausap ito. Kausap ko si tito. Bulong niya at tumango. Nagustuhan na kita nun. Araw-araw akong tumatambay sa coffee shop na yon para makita ka. Nang umuwi sa Maynila, ay nakilala ko si Lexi at inakala kong ikaw siya. Mabait din naman si Lexi, ngunit hindi ko naramdaman ang nararamdaman ko sa'yo noon. Ngunit inisip ko na kahit anong mangyari ay papakasalan ko siya. Tinatak ko yan sa isip ko na mahal ko na siya. Naunang nagbunga kaysa sa kasal, dumating si Laika sa amin. Pero di natuloy ang kasal namin dahil gusto pa niyang tuparin ang pangarap niya. Nag-focus ako sa anak namin hanggang mawalan ako ng oras sa kanya. Tumihaya si Lian at tumitig sa kisame. Nawala sa isip ko ang kasal, kaya nang maging ready na siya ay nag-away kami. Nasa kotse kami nang mangyari yun. Tinigil ko ang kotse sa gilid ng kalsada para kausapin siya. Ngunit hindi namin inaasahan ang isang malaking truck na patungo sa amin. Nawalan daw yun ng preno at nasira ang wheel niya, kaya hindi niya naliko at lumipad ang kotse namin patungong dagat. Swerte ko na lang at nakaligtas ako, ngunit ang pa ako. Mariin ay pinikit ni Lian ang mga mata. Binigyan ka ng pangalawang pagkakataon para makilala ako. Pero nakakalungkot at nawala ang kakambal ko, Lian. Masakit dahil nalaman ko ang lahat kung saan wala na siya. Malungkot na saad ni Khalifa. Sigurado akong nasaan man si Lexi ngayon ay masaya siya. Nakilala ka niya sa wakas at maaari mo na kaming mahalin ni Laika. Sabi niya sa panaginip ko, Lian, andyan ang kakambal ko. Sabihin mo sa kanya na alagaan kayo ni Laika. Mumultahin ko siya kapag hindi. Ayan, aayaw ka pa ba? Napangusong na pailing si Khalifa. Niyakap ang bewang ni Lian at sinobsob ang mukha sa dibdib nito hanggang sa nakatulugan na niya iyon. Gising na, babe. Kumunot ang noo ni Khalifa nang maramdaman ang paghalik ni Lian sa mukha niya. Inis na sinampal niya ang mukha nito at tinulak palayo. Tinakpan niya ng kumot ang mukha. Inaantok pa ako! Lumayo ka! Narinig niya ang pagtawa nito at pagkuha ng kamay niya. Naramdaman pa ni Khalifa ang pagpasok ng malamig na bagay sa daliri niya. Babe, parang madumi ang kuko mo. Hindi ka ba naglilinis? Ew, gross! Rinig niyang wika ni Lian na kinabangon niya. Anong madumi? Nilinisan ko yan ng 1 linggo, no? Tignan mo, malinis naman! Galit na pinakita ni Khalifa ang kaliwang kamay kay Lian. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mata niya nang makita ang daliri. Lian, ano to? Maluhaluhang tinignan niya ng maigi ang singsing sa daliri niya. Nakangiting pinunasan ni Lian ang luha ni Khalifa na sunod-sunod na tumutulo. Will you marry me, babe? Gawin na natin Montenegro ng tuluyan ang apelyido mo. Bulong pa ni Lian at hinagkan ang noo ni Khalifa. Umiiyak na tumango si Khalifa dito.
Wala nang patumpik-tumpik pa. Kinulong niya ang mukha ni Lian sa kamay niya at mariin itong hinalikan. Oo, Lian. Papakasalan kita. I love you too. Nauwi sa malalim na halika ni Yon hanggang sa mainit na tagpo nilang dalawa. Mahal na mahal kita, babe. My soon-to-be, Mrs. Montenegro. Nakangiting sabi ni Lian sa natutulog na si Khalifa. Sa sumunod na araw ay inayos agad nila ang kasal. Tumulong ang magulang ni Lian na umuwi pa ng Canada para masaksihan ang kasal nila. Kahit hiwalay na ang magulang nito, ay muling nagkita para sa kasal na iyon. Kinakabahan ka ba, pre? Natatawang tanong ni Lim habang nakatingin kay Lian na panay tingin sa pinto ng simbahan. Araw na ng kasal nila. Tumango si Lian at bumuntong hininga. Sinong hindi? Inayos ni Lian ang tuxedo at muling sumulyap sa pinto. Tinawanan lang siya ng tatlo ngunit hinayaan niya iyon. Matakot ka talaga, pre. Baka Indianin ka nun. Pananakot pa ni Val na siyang nakatikim ng sapak kay Lian na lalong kinabahan. Gagi, tignan niyo nga kung nasa labas na siya. Kainis ka, Val. Tinulak niya ang kaibigan para tignan si Khalifa. Kakamot-kamot ang ulong, naglakad naman ito. Tayo pa ang babaeng manigurado. Pero bago pang makalayo si Val, ay nag-announce ang wedding organizer na dumating na ang bride. Malakas na napayas si Lian. Sinuntok pa ang hangin na siyang kinatawa ng mga naroon. Kaya nang magsimula ay labis ang kaba ni Lian para siyang babae kung umiyak doon. Father, matagal pa ba? Di ba pwedeng kiss the bride agad? Pagpuputol ni Lian sa pari, natatawang kinurot tuloy siya ni Khalifa at tumawa ang mga nakarinig. Excited ka lang sa honeymoon eh! Natatawang sigaw ni Val na kinasama ng mukha ni Lian. Nakangusong naghihintay na lang si Lian. Kaya hindi pa natapos sabihin ng pari ang kiss the bride ay hinagkan na ni Lian ang labi ni Khalifa. Halos hindi na iyon pakawalan kung hindi lang sila pinaghiwalay ng mga kaibigan ni Lian. Grabe naman Yarn! Mahiya ka naman! Nasa harap niyo pa ang pari! Nakakahiya pa sa bisita! Sa simbahan ka pa talaga naghasik ng lagim! Bumuntong hininga si Val at may kinuha sa wallet nito at binigay kay Lian. Ayan, condoms. Gumamit ka yan para safe. Kung ayaw mong makabuntis, huwag mong kakalimutan ito. Nalukot ang mukha ni Lian habang nakatingin sa kamay niyang may kondom. Natatawa namang tinignan ni Khalifa ang asawa nang itapon ito iyon at masama ang mukhang hinabol si Val. Gagi! Bumalik ka dito, Val! Sigaw ni Lian at paikot-ikot na hinabol si Val. Pasensya na po, Father. Ngumiti lang ang pari at tumango. Natatawang tinignan lang nila ang dalawa na naghahabulan. Nagtungo ang mga bisita kay Khalifa and congratulated her. Habang masayang nagpapasalamat, ay naramdaman ni Khalifa ang pagyakap ni Lian sa likuran niya. Sa wakas, you're mine now, babe. Nagawa na kitang Mrs. Montenegro. My first love, my wife. Mahal na mahal kita, babe. Sobra-sobra. Hinarap siya ni Lian at hinagkan sa labi. I love you more. Lian Montenegro, ang gwapo kong asawa. Tinugon ni Khalifa ang halik ni Lian at natigil lang nang maramdaman nila ang pagyakap ni Laika sa kanila. Ang maliit na braso nito ay pumalibot sa hita nilang dalawa. Love ko din po kayo! Sobra-sobra, Mommy Daddy! The best parent! Nakangiting yumuko sila at niyakap ang kanilang munting prinsesa. Doon nagsimula ang masayang buhay nilang magpamilya. Minahal ni Khalifa at Lian ang isa't isa at piniling maging maayos ang pagsasama. Wakas! Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday series. At dahil dyan, shoutout to Lorraine May Delasan from Kuwait, Cherry Riposo from Taguig City, Abigail Hidalgo watching from Davao City, Jasmine Lacanlale from Concepcion, Tarlac. Hello din to Net Veloso from Hong Kong, Lizelle Mikate from Singapore, at Marivic from Saudi Arabia. Hanggang sa muli po, salamat!